boses ng lalawigan, hindi na po dapat maiwan makilahok. Pakialam, ito pa rin ang balita bagitan, ang inyong tahanan ng mga balitang kanayunan. At sa puntong ito, ibabalik po natin ang putahe para sa araw na ito, ang ating question of the day. Eto, ibinalik na ang offline tokhang nationwide. Sa harap ng mga kontrobersiya na kinaharap nung naunang kampanya, dapat pa ba itong suportahan ng publiko sa pagkakataong ito? Oo o hindi? Bakit? Ayon kay Ronnie Rambano, oo. Talagang decidido ito. Okay, at mula naman kay Hill Honrado, yes please, ASAP. Ah, okay, nagmamadali itong ibalik. Okay. Sabi naman ni JD Museros, oo, dapat ibalik na yan. Okay. Samantala, dadayo muna tayo dito sa resilient city of Tacloban. Okay. At dito po ang Hakbang kontra Endo, manggagawa ng Eastern Visayas, nakabenepisyo. Umabot kulang-kulang 1,600 manggagawa mula sa mga pribadong kumpanya sa Eastern Visayas ang na-regularize na ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ay matapos paigtingin ng naturang ahensya ang kanilang kampanya laban sa endo o contractualization ng manggagawa sa iba't ibang establisimento sa bahaging ito ng rehiyon. Para sa karagdagang detalye, live ngayon sa linya ng ating telepono ang Information Officer ng DOLE Regionate. Magandang umaga sa inyo, Ginoong Virgilio Doroha. Yes, magandang umaga naman po. At magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa nyo. Yes, Ginoong Doroha, nakalap po namin ang balita na nasimulan nyo na at umani na kayo ng inisyal na tagumpay sa inyong kampanya laban sa endo. Bari yes, ba kami bigyan ng karagdagang detalye patungkol dito? Sige po, yan, tama po yun. Ano? Tayo po ay natutuwa at karamihan sa ating mga private establishment dito sa Region 8 ay tumugon sa panawagan ng ating Presidente, President Rodrigo Duterte, na lahat ng kanilang mga contractual employees ay irregularized na or absorb, ano? Kasi nararapat lang naman talaga kasi nasa Constitution natin yan that all employees should enjoy the right to security of tenure. So ang ginawa po ng Department of Labor yan, ay nag-conduct tayo ng consultation para ma-encourage natin ang ating mga employees na mag-voluntarily absorb or regularize. So sa pagka, as of February po, meron tayong, tama po yun, almost 1,600 na nag-absorb or nag-regularize. Ang pinakamalaki po dito, ay bakit po lang po yung pinakamalaki ay yung McDonald's, na nag-regularize ng 129 na mga contractual workers. So ito po ay... Ito po ay isang option na ginagawa ng ating mga private establishments na mag-voluntary mag-comply. Sa hindi naman po nag-voluntary mag-comply, sasabihin ko na rin po na ang Department of Labor and Employment po ngayon ay nagkakandak ng mga assessment visits. Tumutungo po tayo sa mga lahat ng mga establishments. Nag-iikot po tayo para ma-check yung compliance sa direktiba na ito ng ating presidente. So kung mayroong findings na yung ginagawa ng isang manggagawa ay necessary and desirable at kailangan na siya ma-irregularize dahil nagpa-practice ng endo or short-term duration na tinatawag na repeated hiring, 555-333, at may findings po dyan na dapat irregular na ng isang employer ang kanyang mga manggagawa, we will order them to regularize. Even after the conduct of assessment visits, wag po nang hintayin ng ating mga employees na mag-issue ang Department of Labor ng isang order to for you to regularize. Kundi kahit in-inspection na kayo, tinatanggap pa rin namin, binibigyan pa rin namin na voluntaryo kayong mag-comply. Mm-hmm.
Okay, so paano po, sir, yung kaso naman ng mga mall dito po sa Eastern Visayas? Alam naman natin lahat na karamihan sa mga manggagawa dito ay contractual dahil ito nga ay mga merchandiser lang ng iba't ibang brands na may mga produkto sa loob ng mall. Paano po ang kaso mga ganito? Tama po yun. Ano? Ang mga malls katulad ng Robinsons, Calzano, ay ginawa po nating priority for inspection. Ano? Ang kasi we are perceived to engage ito mga contractual workers. So ngayon po na karoon tayo ng assistance visits or tinatawag mas kilala na labor inspection, at mayroon pong finding sa ating labor inspection, ayaw ko lamang pong pangunahan, pero tinapos na natin po yung pagkandap ng conference or hearing, ano, para pakinggan naman natin yung side ng management. Pero isa po ang ano dito, isa po ang isang klarado dito, dapat lahat ng manggagawa ng mga malls na ito, including promodizers, dahil ang ginagawa naman nila ay necessary and desirable sa negosyo ng mga malls, dapat talaga kailangan na irregularize sila. Ang isang siguro issue, ang isang hindrance kung bakit na nagkakaroon ng delay sa pag-order sa kanila to regularize, because we are still waiting for the new department order na mag na inaasa nating lalabas from Manila, ano, na magsasaad kung sino ba talaga ang dapat orderan mag-regularize. Ang isang klarado dito, they should be regularized as to sino yung mag-regularize, si principal ba o si mall o yung kanyang contractor o tinatawag na service provider, ano. So iyon ang mga issue, isa yan na issue na pinagtatalakayan natin ngayon, dahil kung sasabihin natin na komplikado kasi ang sitwasyon, dahil hindi lamang Robinsons directly nagkahaya ng workers, kundi dumadaan ito sa isang contractor or service provider. So naging trilateral relationship. Nagkakaroon tayo dyan ng medyo hindi pagkakanawa kung sino ba talaga, ano, ang order natin na mag-absorb. Ito ba si Robinsons or si Gaisano or yung mga contractors, ito yung mga service providers na. So hinihintay po natin, ano, yung amended na department order na kung i-adapt ba ng Manila yung winning solution na ipinopose ng DTI, na hindi lahat kaya absorb ng principal. So pwede si agency, pwede si contractor ang mag-absorb. Mga ganun po, isa yun sa mga tinatalakay natin hanggang ngayon. Okay, mula po sa private sector, mabaling naman ang atensyon natin dito sa public sector. Halimbawa po, dito po sa siyudad ng Tacloban at iba't ibang LGU dito sa Leyte, marami pong tinatawag dito na mga JO o in short, mga contractual din ito. Paano po ang mga kasong ganito? Sa pagdating naman po sa mga contractual employees sa government sector, ano, ang nakataasam isang mga siwa ng civil service commission. So ang tuloy po ay nakatutok lang sa departmental sector ng mga manggagawa. Pero ang isang ito na ginawa ng Department of Labor and Employment ay nispaugnayan tayo sa civil service commission kung ano naman po ang pwede nilang maging hakbang, ano, para mapabawasan man lang ito yung mga job order employees or contractual employees sa government sector. Nakikisa po tayo sa inyong pananaw na dapat na naman talaga, ano, magkaroon ng solusyon ang pagdami ng mga job order or contractual employees sa government sector. At isang nakakalungkot kasi ang iba dyan, ano, they are performing jobs which are necessary and desirable sa isang ahensya, pero umaabot na ng pagkahaba-habang taon, hindi ba lang nare-regularize, ano? And yet, we have the qualifications, ano? Minimum qualifications. Siguro, isa yan sa titingnan na dapat tingnan ng Civil Service Commission at ng DBM kung paano matutugunan ang pag-regularize man lang sa ating mga contractual workers sa government sector. Opo, at ang pinag-uusapan dito ay hindi lang po mga LGU, kundi kasama na rin dito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na meron ding mga JO. Ngayon, ang huling tanong, sir, paano naman ito makaka-apekto dun sa mga establishmento na may mga working students naman? Oo. Ang ano po ang tawag nito, mga learnership, mga apprentice, mga on-the-job training, at pinapayagan po yan ang ating labor code, ano?
provided na-approve yung arrangement na yun ng TESDA or ng CHED, ano, yung ganun. Kasi minsan parang get na-abuso yung ganitong setup, like ito yung mga estudyante na mga HRM. Ang nangyayari, may mga hotels na hindi na nag-hire ng regular workers, but they are utilizing these OJTs para magtrabaho na for them, ano, na minsan wala pang sahod, minsan pinapagbayad pa kung may nabasag, etc. No? Pero ang sinasabi natin, dapat i-regulate na rin ng TESDA ang accreditation ng mga employers na nag-i-employ ng mga working students o yung mga on-the-job trainees or mga learners or mga apprentices, kasi naabuso din. Ang sinasabi ng batas po, although they are not entitled to be regularized kasi ano pa lang sila, ano? Ang sinasabi ng batas, 75% of the minimum wage dapat bayaran sila. 75% of the minimum wage, ulitin ko, dapat bayaran ang mga apprentice nito, ang mga OJT nito. Hindi kabaliktaran na si OJT pa ang nagbabayad para lamang makapag-OJT siya sa isang company, ano. Itaklaro ko lamang po 'yon. Hindi ko po nabanggit, ano, parang get na yes. Nirecognize naman ng opisina ng Department of Labor and Employment na hindi lahat ng mga contractual employees ng mga private establishment ay kayang irregularize nila, ano, kasi sabi nila depende niyan sa ano nila. Ang sinasabi natin, kung hindi kayang i-regularize, i-absorb ng gawing regular ng isang employer ang kanyang mga manggagawa, dapat bayaran niya ng separation pay. At ang Department of Labor po ay naglaan ng 200 million para ayuda sa mga maapektuhan ng Endo, ng kampanya natin against Endo. Kung sinabi ng employee hindi niya kayang lahat i-absorb, bayaran niya ng separation pay. At yung affected worker na yun ay pwedeng pumunta sa Department of Labor, pwede nating matulungan dyan at magkaroon na lang siya ng livelihood or tinatawag na self-employment. May pondo po tayo na inalaan para sa kanila na pwede na lang ma-access. Siguro mag-negosyo na lang sila kung hindi sila kaya magpagtrabaho na dahil hindi sila inabsorb, hindi sila na-regularize. Okay. So maraming salamat, Ginoong Virgilio Doroha, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin sa umagang ito. Okay. So mga kaganapan, mula sa inyo, hatid natin live na live sa ating mga OFW. Ito pa rin ang Balitang Banggitan, ang tahanan ng Balitang Kalayuran. Diyan lang po kayo, magbabalik kami.